Welcome to my channel. Let's now solve this rational equation. Ilalagay ko muna itong word na solution kasi dyan naman tayo didiretso. Solution. Then copy itong rational form. Rational form yung x plus 8 over 6 plus, okay, since whole number ang 3 or positive 3, pakipagsabayan tayo kay fractional form. So gawin natin 3 over 1 para later hindi kayo ma-confuse. Then copy the remaining expression. So 3x plus 8 over 8. Okay, lagyan natin ng yan. Change ko muna yung color na naman. Patulad ng basic arithmetic, dapat alam niyo kung paano kunin ang LCD. Ibig sabihin, least common denominator. Actually, madali lang mang kunin yung common denominator ng 6 and 8. Just simply multiply them. So 6 times 8 is 48. Pero 48 is just a common denominator. But we are looking for the least common denominator. Ibig sabihin, pinakamaliit na common denominator. So, i-try natin yung 48 divided by 2. So, the quotient will be 24. So, 24, of course, divisible by 6 and 8 as well. I-try nga natin yung another, divide natin by 2 yung 24. So, the quotient is 12. 12 is divisible only by 6, but not anymore by 8. So, ibig sabihin, 24 talaga ang LCD. Okay? 24 is divisible by 6 and 8. So, ilalagay ko na dito ang 24 kasi siya naman yung LCD na nakita natin. Okay? Now, let's multiply 24 by 6. Ilagyan natin ng indicator na divide talaga. So, since 24 divided by 6, the quotient is 4. Okay? Dito yung 4. And then, ito. 24 divided by 1. Okay? Of course, the quotient is 24. Then, 24 divided by 8. So, dito ilagay yung 3. Now, start distributing. Okay, change na naman ang color para madaling makita kung ano na naman yung susunod na ginawa ko. So, ang sagot, kung ano man ang sagot dyan, dito pinalagay sa right part. Equal sign na yan ha, baka makonfuse. Equal sign yan. So, 4 times x, let's put 4x. 4 times 8, the product is 32. Okay, tapos tayo dyan. Ito naman si 24. So, 24 times 3, oh, i-multiply natin, di ba? 72 yun. Plus 72. So, kasunod dun is equals, di ba?
Then, extend natin yung line. Yan. Then, 3 times 3x, the product is 9x. Then, 3 times 8 is 24. Okay. Lagyan natin ng bracket. Tapos, lagyan natin ng 24 para automatic yan. I-cancel na natin yan. Kasi ginamit lang man natin si 24 as the LCD. Ito nang sa taas, ay yan niya yung mga indicators. What I mean is, that's the time where you can now perform the indicated operations. And isa dyan, we have to combine the alike terms. Okay, combine the alike terms. Copy ko ulit sabi para ano ha, medyo malinis ang dating. So, i-copy natin. 4x plus 32 plus 72 equals 9x plus 24. Okay. At tulad ng sinabi ko, i-combine ang alike terms. Ibig sabihin, kung sino yung may variables dyan, ipagsama-sama sila. Katulad ng 4 at x. Pagsama-sama yan. Ito namang mga numbers, whole numbers ito, yan ang tinatawag na constant. Ibig sabihin, ipagsama ang lahat ng constants. Yung may mga variables or yung may mga letters, yun ipagsama din. So since na x lang man ang mga variables na nakalagay, ipagsama sila. So gusto ko yung may variable dito sa left, tapos yung constant gusto ko i-transfer din sa right. Okay, so paano ko ba ililipat si 9x sa kabila? So, syempre, positive 9x man yan. So, mag negative 9x ako. Change ko sa ng color ba, para magandang tingnan. Gusto ko itong pink. Okay, let me repeat. Para ma-eliminate ko si 9x, lagyan ko ng negative 9x. Since nag-negative 9x ako, negative 9x din. Dito ko ilagay. Negative 9x. Yan. Tapos, syempre magkasama na sila. Yan, may ano na yan. Wala na yan. Kasi zero na yan, no? Ngayon, ipagsasama-sama ko ito. Itong mga constants. So 32, 72, at 24. So, paano ba? Ano bang gagawin ko? Okay? Ito si positive 32. Gagawin ko yung negative 32. Kasi, dito ko ilalagay, oh, negative 32. Ang negative 72. Sorry. So, meaning, zero na yan. Yun na, lumipat na siya, oh. Si negative 72. Ito naman, si positive 32, gagawin ko na naman yung negative 32. Siyempre, mag negative 32 ka din dito. Kung ano yung ginagawa mo sa left, yun din gawin mo sa right. So, yan din ay zero. Okay? So, ito naman. Plus negative 9x. So, the result will be negative 5x. Okay? Negative 5x. Sulat natin ito. Negative 5x na yan. So, equals. Okay? Positive 24 plus negative 72 plus negative 32. So, syempre, dominante yung negative sign dito. Okay, pag ano muna natin? Okay, negative 72 plus 28. Okay. O, diba? Negative 48. Then, 32.
Okay, ibig sabihin, negative 8 yan. O, di pa tayo tapos ha? Hindi pa yan tapos. Initial pa lang yan. So, after combining like terms, ito yung resulta. Negative 5x equals negative 80. So, what we are looking for, what we are after is the value of x. Okay, check. Change ko muna yung color. So, mag-black na tayo. Okay? I-change ko ng color. Dito ko na sila ilalagay sa ilang special place. So, negative 5x equals negative 80. So, since hahanapin natin yung value ng x, mag over negative 5 tayo. Sa left and right. So, ano yung ginawa mo sa left? Yun yung ang gagawin mo sa right. Sa so, nag-negative 5 ka or over negative 5 sa kabila, mag-over negative 5 ka rin. Then, cancel. Negative 5 over negative 5. Cancel. So, always remember, if a negative sign is divided by another negative sign, the result will always be positive. And then, diretso na, 80 divided by 5. So, the quotient is 16, meaning the value of x is 16. So, nakuha na natin ang value ng x. Yan. 16 is the value of x. So, paano ba natin malalaman na tama yung answer natin? Kaya meron tayong checking. Okay, susulat ko dito ang checking. Mahalaga ang checking para malalaman mo talaga kung may violations ka, kung may babalikan ka, or kung tama na ba yung sagot mo. Okay. I-copy natin itong original equation. Gusto kong kopihin ulit. Yan o, diba? Original equation yan. Wala akong binago. Tapos itong 16, i-change ko yung color ng green. Itong 16, i-replace natin dito sa mga x. Yan, i-replace natin dyan. Papalitan natin yung x ng 16. Okay? So, 16 plus 8 over 6. Okay, plus 3. Dito naman, so 3. 16 plus 8 over 8. Okay. Agad natin, 16 plus 8, 24 over 6 plus 3 equals. So, 3 times 16, 48 plus 8 over 8. Okay. Kinulang tayo ng space. Dito tayo didiretso. Dito tayo didiretso. 24 divided by 6. So, 4 plus 3. Ito naman. 48 plus 8. So, 56. 56 over 8. Now, 4 plus 3. The sum is 7. Then, 56 divided by 8. The quotient is 7. Meaning 7 is equal to itself. Or 7 is equal to 7. Ibig sabihin, tama pala tayo na ang value ng x ay 16. Sana meron na naman kayong naintindihan tungkol sa explanation ko sa rational equation. Maraming salamat!
Subaybayan niyo po yung ibang videos ko about solving problems. Mabuhay, Pilipinas!